We fall in love not to make ourselves happy. We fall in love to make the person we love happy. At doon lamang tayo hugot ng kaligayahan. Kapag masaya, dahil sa atin, ang ating minamahal. And I don't think makapagdudulot tayo ng iba yung kaligayahan kung titipirin natin ang pagkaparamdam at pagbibigay ng ating pagmamahal. Mga kapatid, nandyan ka ba ngayon sa isang sitwasyon na hindi ka komportable, na hindi mo gusto, sapagkat hindi mo nakasanayan ito ako. Pero kung nandyan ka sa isang sitwasyon na hindi ka komportable, bago ka malungkot, tanungin mo muna ang sarili mo, nagmamahal ka ba? Kung nagmamahal ka, maging masaya ka kahit hindi ka komportable sa kalagayan mo, sapagkat nasa tama kang sitwasyon. Ganon kapag nagmamahal, malalagay ka sa hindi ka komportableng sitwasyon. Pero dun mo mas mapapatunayan na mahal mo talaga ang tao kung gayon. Kaya sana kung nandun ka sa sitwasyon yon, gustuhin mo yon. Pero huwag mo lang gustuhin ang gusto. Gustuhin mo ng todo-todo to the point na mahalin mo na ito. Ibuhos mo ang pagmamahal mo. Ibuhos mo kung ano ang kaya mong ibigay sa tao. At dun ka magiging masaya. Madalas nating sinasabi, kapag tayo nagmamahal, dapat may tinitira tayo sa ating sarili. Pero may mga pagkakataon kasi na nagiging excuse lamang natin yon for our own selfishness kasi ayaw talaga nating magbigay ng todo. Kaya kahit may ipipigay pa tayong material na bagay o pasensya, pagmamahal, sakripisyo, hindi talaga natin maibigay kasi we are holding back kasi inuuna natin ano yung para sa atin. Why don't we love like Jesus? At kung totoo yun talaga yung pagmamahal mo, I don't think na walang matitira sa'yo. I don't think na mauubos ka talaga. Kasi ang sabi ng Panginoon, whenever we obey His commandment, na kung ipaparaphrase natin, whenever we love like Him, Siya at ang Ama ay mananahan sa atin. Yun bang nagmahal ka ng todo kahit hindi nasukulian nito, walang maisusumbat ang kahit sino, kahit pa ang Diyos sa'yo, sapagkat nagmahal ka ng todo. 'Cause I'm dreaming.